broken yung baby. Ano yung baby? And of course, Ate Lori, ito na open kong. And of course, may pati ng past president ng Borongan community, Pati Raymond. Kayo, mga ikasigong mga Boronganan, maupay na gabi, naaraw lang iwan yung dispensa na nauriak kay anak flight, last flight man. So, dara na matraffic na pero yung tarlaki. Puti ay. Pero halabawan ka tanan, nalilipay ak na ningan niya kayo, bisan ko ng estudyante pa, dani nakaka-atendera, hindi nga sa mga klaseng pagsaludan nito, kapislahan, ng birthday ni Mama Mary. But I would like to allow me to share with you with my experience about Mama Mary. 4 years ago, I was invited ng aking mga kasangkayan pag-attending pilgrimage to Lourdes. Di at maaaram ko na ano na ikaw puno sa lugar dito, Alordes, na maharang para ako, in which I was touched, na nag-inoraw na lang. Kasi before, di ito nangalit, ng Mama Mary, na direkta na lang ito kay Jesus Christ. Iba mga yan kung napapagkalanay itong heroy dito, Gino. Nangyay ako, malukay lang Diyos, hindi na pagbago na akong ginabuhi, hindi na kumbaga totoo pa. Nagkamayalahin. Damo nga blessings na until now akin na natataglagan ng aking pamilya ng itak mga anak. It might sound awkward, pero pasinsya lang niyo nga lang to share that thing with you kay bagay ni iba kahit nila pareho liwat na before di rin na inunumdum kan Mama Mary. Bagay man na paabatan ka mo niya, I think yun ni impress sa tatay. Kagad-gad ito ang pagiging mga itong heroin itong Ginoo. Ngayon, on the part of myself, as the mayor now of our city, muli kinawatak niyo in prayer, kay maalam ka mo, ito sa mga pagsurapo at korapsyon, itamang kontra kasi, itamang kalugarin na rin. We are the most powerful person now in our city, ngayon that city nila mo yung kwarta, kung makurap lain, kurakutan lain, walang kakatuan ni Taton City. Ngayon ako natuwa na itong prayer kasi itong naroon ng mga pansura ko, it abuses, especially sa kaakulan niya na elected official. Ngayon, para ka mo, ikwarta, di mabawas at nakakalipay, di nakakalipay man, ikwag na, na nitapapalit na ikwarta, orang man lang. So, mamaway ko itong mag-prevail club. Nangyay ako, aanihin niya Manila it mga one mga brightest ng mga Boronganan. Di ako open up itato ng administration hindi yung mga mag-open na laral. Kaya itatang sunod yun na ito baking problema. May data water crisis, nadiri na lang padaman asawang, diri nila pa ng mga northern barangays, pati na itinatanan. So, ito na ito, kinahanglan yung ayuda itong Borongan Water District, pero siguro ito ba inyo na mga legal, may maalam ka mga recently nagkawas yung memorandum circular, secretary ka niyo na we politicians cannot intervene the operation of our local water districts. Pero sa ito naman, hindi dapat kami pagbulig ng city, pagbulig yung pagdarihin source. Eh kasi yung problema ay atong water crisis sa Borongan, another source, na di rin hatong lapag-ilaw, di rin kakayanan ni atong Borongan Water District, hindi rin mag-resort ng pangutang. Kaya atong kinikita ang source, yan to the pay between Barangay San Pablo and Barangay Amantapo, which is the Kapinian Falls. So, last week, nag-conduct na hindi ang ocular survey ang atong Tagasin Engineering Office. Ngayon, sunod na simana, mabuling naliwat ang taga-Bureau of Soils and Water Management. Pagkita, kung ini na tubig na post, bastante na makakabuling na nakahita itong problema. Most especially, directing kasi makaka-benefits itong mga barangay, northern barangay sa Punatang Sudan. At eventually, nadahasawang. So, just give us time. 2 months pa lang na nakuroko. 3 days pa lang na niya,
pinailan aking kaso ng taga-basura. So, walang pangalan yung papasok ng puro kanan, diretso na aking baso. Anyway, na ako, okay lang kahakay, occupational hazard mail. Normal line, ito doon sa elective officials, papailan in case, what is important, hinahalan yung baro pala sa morbay, kaya lamawin ka tanan, pag inaalis na kita. So again, I need your prayer, timaran ka mo, itarogan si Powell, your orahe. So, ibahin, ikaw po kami niyo, mga elected official, na di kami mahubog, kamon mga poder, lumalabay na ini. Ibahin, itipikto, kirin mo, kirin mo dun, mahawawan ka. Pero if you have the power, 3 years kahit, apoderoso. So, help us, nga maging mahubay kami ng iyong leader, labi na ito na atang sudan ng Borongan. Kaya ako, magkukumita kayo na tatalinuhan ang ibang iba pa kumaman yung batas, umatohin, hiraling kabaturan, nga di ko gagamitin yung katpuder na hinaram na yung pagpilang natin ng yung kasitaw, hindi nga tanan, pabalik man kita yung kasigilyan. Marami natagas yung mga politiko na suganahon, maximum of 9 years na ito. Salit, didangan yung tatan ng official communication, di ko pinapagutangan yung prefix na HON, takara kaya ano. Para akin, hindi pag-qualify, bukang tawagan at ma-honorable. Kahit magiging honorable, bakit? Itaas ang ito standard. So, kinahulan na ni kita po, makita rin natin ako, kasi may good performance ako, eh, bago kita maging honorable. So, again, pasinsa na ka mo, kaya ako, sobrang takin. Pero I am really serious and sincere. Itang naaraw na kayo yung sisipihila. Bisa lang niyo katapusanin yung mga pagaling. Prayer lang. It matters to me. Kaya ano, damon namin nag-prepay. Natuwa makita upos kamay na Diyos. Sigurado ito mamakting. Ito mabaw-baw. Hindi ako mamamakting na lang. Salamat and give us a joy. Thank you. Thank you so much, Mayor Dayan Alda, for that very powerful testimonial and inspiring message to all of us. Yeah.
bagay ko na ginbibiling ikaw budlang. Hakinabuhi ko bisin upama, hadughan ko nagpapabilin ko ikaw. Mga inup habag katurog ko ikaw, permiha huna-huna ko ikaw budlang. Hakinabuhi ko hinyatagod ikaw, waray ko naging bibiling ikaw budlang. Panong duman ko ikaw, waray katapusan nga paghigugma ko, waray kugod haimo pagbabasula. Dumdumanga ikaw na kun inhalala, hingugma nga tunay waray ka. Hakinabuhi ko inyatagod ikaw, walay ko naging bibili ikaw budlan akong higugmao. Walay ko naging bibili ikaw budlan. Hakinabuhi ko bisin upaman, hadughan ko nagpapabilin ko ikaw. Mga inup habag katurog ko ikaw, permiha huna-huna ko ikaw budlang. Hakinabuhi ko hinyatagod ikaw, kasing-kasing.